Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Noong una akong sumunod sa Diyos at tinanggap siya bilang Panginoon ng buhay ko, meron siyang isang ginawa na noon ay hindi ko maintindihan. Napawalay ako sa mga barkada ko at mga kaibigan, sila na mga kasama ko sa hindi naman talaga magagandang bagay. Sa halip, napasama ako sa isang samahan ng mga Kristiyanong kalalakihan. At hanggang ngayon, ang mga Kristiyanong kalalakihang ito ay kasama ko pa rin sa paglilingkod sa misyon. Ako po si Roel Morales, kasama ninyong nagninilay sa ebanghelyong ito sa 5th linggo ng Kwaresma. Sa ebanghelyo, mabigat ang turo ni Kristo bilang tugon sa noon ay nagtatanong sa kanya tungkol sa kaharian. Ayon sa 12th Juan, kung saan hango ang ebanghelyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Ang tanging nais ni Jesus ay makasama niya tayo sa buhay na walang hanggan. Paulit-ulit niya itong pinapaalala sa atin at siyang pinagnilaya natin noong nakaraang linggo. Diba? Narinig natin, sabi niya, ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung magkaroon, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mula ito sa 3rd kabanata ng Juan 16. Subalit, maraming bagay dito sa mundo ang tila baga nagpapalayo sa atin sa Panginoon at sa kanyang pangakong buhay na ganap. Maaaring ang mga ito ay mga bisyong hindi natin maiwaksi o isang relasyong walang basbas ng Diyos at ng simbahan. Maaaring ito ay ang kawalan ng pagpapatawad o kaya naman ay ang pagkalulong sa masasamang gawain at mga bagay. Ngunit pagkaminsan, hindi naman masasamang bagay talaga, subalit nagiging hadlang pa rin sa ating buhay Kristiyano. Naalala ko mayroon akong kilala na sabi niya, hindi niya magawang magdasal, tila wala siyang oras para magdasal at magbasa ng Biblia. Ngunit kapag kami nagkukwentuhan, marami siyang kwento sa napapanood niyang telenovela o Netflix. May mga tao ang tawag ng mga millennials ay yung FOMO o fear of missing out. Ito yung mga taong dapat kasama siya lahat, sa lahat ng bagay. Kaya naman, kahit hindi siya maraming pera, aba, bago ang gadget at magagara ang kagamitan. Maaari rin ang hadlang ay ang ating mga kaibigan, kagaya ng mga kaibigan ko noon, na hindi maganda ang impluwensa sa atin at nagdadala sa atin palayo sa Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Mateo, 6th kabanata, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Alam niyo, maganda itong pakinggan sa wikang English, kaya babasahin ko po. Sabi niya sa Matthew, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you besides. Piliin mo ikanya ang Diyos at kanyang kagustuhan, sapagkat dito lamang natin matatamo ang kaligayahang walang hanggan. Anumang kasiyahan ang natatamo natin sa ating bisyo, sa mga pagkakaibigan o magagarang kagamitan, mga kapatid, lahat ng ito ay pansamantala at hindi magtatagal. Tanging ang Diyos lamang ang sa atin ay magbibigay ng kaligayahang walang hanggan. Ayaw ng Panginoon na siya isa lamang sa ating pinagkakaabalahan. Ang nais niya, siya ang una sa lahat ng bagay at sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Hindi siya Panginoon tuwing araw ng simba o tuwing mahal na araw. Siya ang Panginoon mula pa sa paggising natin sa umaga, sa bawat minuto ng ating araw, sa mga desisyong ating gagawin ay dapat kasama siya sa hirap, sa ginhawa, maging sa sakit, sa takot at pangamba. Siya ang unang tatawagin natin. Ito
ang nais ng Panginoon sa lahat ng Kristiyano, sa iyo at sa akin. Hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa, sabi ng Ebanghelyo. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Sa araw na ito, mga kapatid, muli nating isuko ang ating buhay, ang buo nating buhay sa Kanya. Ito ang kahulugan ng kamatayang sinasabi sa Ebanghelyo ngayon. Kamatayan sa mundo upang mamunga tayo ng sagana. Sabi nga, siksik, liglig, umaapaw. Yan ang pangako ng Diyos sa atin. Subalit, maisusuko lamang natin ang ating buhay kung hahayaan nating maitakwil ang ating mga kasalanan at tanggapin ang kanyang biyaya at grasya upang ang ating mga kahinaan ay palakasin. At higit sa lahat, manampalataya tayo ng lubos sa Panginoon, sa kanyang ginawa at sa kanyang mga pangako. Siya nga pala, yung mga kaibigan kong nahiwalay sa akin noong nagsisimula akong sumunod sa Panginoon, marami na sa kanila ang ngayon ay naglilingkod din sa simbahan at sa misyon. Ang kinuha ng Panginoon sa akin ay muli niyang ibinalik. Hindi lamang mga kaibigan, kundi mga kapatid ko pa sila sa Panginoon. Higit pa sa halaga noong mawalay ako sa kanila, sapagkat ngayon ay kasama ko na silang tumatahak sa landas ng buhay na walang hanggan. Tunay nga na may plano ang Diyos sa atin, higit pa sa maaari nating planuhin at isipin.